Okay, good day mga katambay. So, ito ang kagandahan sa may mga kapitbahay ka, kapitbukid ka na mga katambay na naggugulay din. So, ngayon kasi wala tayong gaanong taning na gulay mga katambay. So, ang gagawin natin, bibili tayo. Baka hindi na rin tayo pagbayarin na to. No? Hingi na to. Sama natin si Utol Choy. Ito tayo sa ampalayan ng ating kapitbahay mga katambay. Kapitbahay, kapitbukid. Napakaganda ng kanilang ampalaya. So yan. May mamimitas tayo ng ating pang-ulam mga katambay. Ito si Pilapanto. Ito na, no? Tumatakbo yung may-ari. Maingay daw kasi yung kanyang alaga. Si Ate Naning. Hello po, good morning guys. Good morning, sila po yung welcome may-ari sa aming ano, bukirin. Sila yung aming kapit-bukid dito. Kapit-bahay, yes. Kapit-bukid. Ano pa ba? Kapit baboy. Teka niya mga alaga mga tambay. Pinakain niya muna dahil kanina nag-uusap kami. Napakaingay. Ang gutom na gutom. Ayun, magkano yung kanyang bait ngayon? Ne? 3.5. Malo? Ano yung anak niya to? Anak niya? Doon sa bundok. Dami akong alagang ganito. Ano ba to? Babae to lalaki? Babae. Nahing ko yan. Dami akong ganito doon sa bundok. Siyam ang inahing ko doon. Pag sakaling kanya ano yung mag-anak ko ka na timirahan mo ako ha? May 12 akong bagong anak doon. Ito nga pala mga katambay, si Kinaning may kwan din yan. May YouTube channel din. Ang nang YouTube channel niya? May? Kabukirin ni Naning. Kabukirin ni Naning. Yan. Ang kanyang mga binibidyo, binablog mga tambay tungkol din sa pagbubukid. Katulad yung din natin. Tanim, yung mga tanim namin. Tulad din nating magbubukit yan mga katambay. Yes! Yo. Solid! Solid! Mabuhay ang lahat ng mga maggugulay at magsisibuyas. Tara na! Itong kapitbahay namin na ito mga katambay. Nakianin na dito si Juan, si Mrs. Sarabas. Ewan, wala kasi ako dito noon nung nakiani siya dito. Kaya ngayon kiani rin tayo. Unahan na lang. Ikaw na mamitas ka sa may bukid doon. Bisaan mo na. Kitaan ko na. Kwan lang, pang-ulam lang. Ito, okay. Laki. Anong variety ng palayan ito na eh? Ano yan? Ano kasi yan eh, yung kundor? Mistisa, dalawang klase yan, yung doon yung kondor, mistisa yun. Yung maputi, mistisa. Mamaya may makikita ka doon dark ang kulay, yun ang kondor. Ibig sabihin kalahati na to, ibang one, ibang variety, pang sa kabila. Yeah. Ang ganda ng kanila mga tambay, ang ganda ng style ng tanim nila ng gulay. Intercropping kung tawagin ito mga katambay. Dahil ito, yung pinagkamatisan nila yan. Nauna natin tinanim itong kamatis, no? Ne? Nalaos na ang kamatis. No. So, habang tinanim nila ito, nauna to siguro ng mga ilang linggo. Tapos, sinunod nila ito sa pagitan nila yung ampalaya. So, dubli pa kinabang dahil gawa ng may plastic marks. Sila mating. Plastic mating pala. Plastic mating. No, maganda pag may plastic matting. Iwas pag ka na tipid ka sa damo. Tsaka sa ano, mga pang advantage din sa tagulan. Yun, tagulan. Kasi hindi siya ganong lunod. Kaya tumagal siya. Hindi pa namin ito natitestingan. Baka next mga generation. Gawin din namin ito. Plastic matting. Yan dito. Maganda dyan. Pero may bunga pa rin ng kumatis eh. Ano? Oo, nakakapitas pa kami ng mga 4-6 na bundle. Kahit tuyo na yun ko, no? Tuyo na yun, pinadidiligan namin ng ano eh.
nagabunga pa rin. Oo, ayun o, nagabagong... Ganong kilo kamatis ngayon? Madaming kamatis nyo, no? Mura lang daw. Sa Tamaraw, kadami. 20 lang ang kilo yata. 20? Tapos ang Ampalaya, magkano kilo ngayon ito? Ang Ampalaya ay tumaas 50. Yun. Hindi medyo, na naka... Tsaka medyo maluang itong kwan na ito, mga katambay. Itong tanim nila na Ampalaya na ito. Maya, tingnan natin sa kwan. Silipin natin sa drone. Paliparin natin yung drone. Hindi mo mapapalipad nyo. Masasabit siya puno ng Ampalaya. Hindi. Ang drone namin, nakit sa puno eh. Kalapati. Pasakayin sa kalapati. Palipari na sa kalapati. Ito o, ang haba o. Oh. Tingnan mo dito. Ito o. Oh. Kung gaano kahaba. Haba nga. Haba. Aray, aray. Relating pala siya. Ito pa oh. Haba ng palaya nila, mga tambay oh. Haba ng palaya. Oh. Hindi na nakaharap lang yan ng ano, baba yung mga bungang nakabalok to. Dami na kasing gaaraw sa ano. Bagong patuloy yan. May bisita ka! Bisita ka! Oo. Tama ka dyan? Ito? Huh? Doon naman yung abila, yung maitim, ibang umaga. Bus Gilbert, ang ating kapitbukit mga katambay. Magandang maga po sa inyong lahat. Wala tayong pan kasi ngayon, wala tayong pang-ulam. Sabi ko nga, maganda pag may kapitbukit at kapitpan ka, may mahingian ka. Ay, steam, mabibilihan ka. Kapag wala kang gulay na tanim at may gulay sila sa dito kabila, vice versa lang yan. Bigayan. Kamatis! Ganun lalaki na Ampalaya no? Tama na siguro to? Ito yung condor. Oo, yan. Kahit na magulang na siya mapulot. Ay, maitim pa rin. Hindi siya nagaputi. Ito mistisa to eh. Ay, sabi niya nito ni nanin kanina, ganun ko tayo. Di! Ampalaya. Ay. Ilang buwan na to lahat ng kwan na to? Ampalaya mo ito. Ay ano? Last week ng August? Oo. Tapos na lang, magalimang buwan na rin. Matagal din ang buhay ng Ampalaya, no? Matagal, basta bastante sa pool. Tsaka ang ganda ng kano, ang discarte niya, intercrafting. Magandang pagkapatay ng kano. Pagkapatay ng kamatis. Ito na rin yung kano. Ampalaya. Tsaka maluwang din ito, no? Tsaka, may kalapit ka rin ako? Wala siguro. Mga kulang, mga tatlong takay. Tatlong takay. Lahat eh siguro, kasama ito. Tsaka yung mangga. Yung pinabayan. Ito ang kagandahan mga katambay kapag naka plastic mulch ang kan mo, ang gulayan mo o kung ano man yung itatanim mo na mga gulay. So, ilang cropping ang mapapakinabagan dito? Tatlo. Pre? So, isang tag-araw, isang tag-ulan. Tested and proven ni Ka Gilbert ang ating kapitbukid dito. Kapag dito naka-plastic matting daw yung plastic matting o plastic mulch? Plastic mulch matting. O, plastic mulch mga katambay. Hanggang tatlong cropping mo mapapakinabangan to. So, kinukumpit-kumpit ko, mas makakatipid ka nga talaga dito. Kasi kapag wala kasing plastic mulch, kasi dadamuhin yan tapos mag-uupa ka ng magdadamo siya lang rin yung gagastusin mo eh itong plastic mulch isang kwan na lang to isang bigayan diba pre? Tapos hanggang tatlong cropping pa ayan eh
tulad. Sa una lang talaga ng mga. Sa una lang talaga. Tulad na to, mga katambay. Dalawang gulay kaagad ang napakinabangan niya. Kumbaga ang ginawa niya, intercropping eh. Kamatis at saka ampalaya. Napaganda. Hindi ko pa to nakakuan. Hindi ko pa to natatry na magkaroon ng plastic mulch na ganito. Baka by the next generation, nakita ko dito sa kay Gilbert eh, matisting natin sa mga susunod ng gulayan. Ayos, ang ganda. No? Linis pa din lang. Pakalinis din na. Si Bruno, takulan. Ngayon, pagpatay ng ampala na yan, sitaw mo na. Sitaw. Ayun, payad niya yung kaya. Sitaw? Yung mga by February siguro. Kaya sitaw ka? Sitaw sa yung, ano, yung sigarilyo. Testing. Lahat naman testing. Nagadala sa kanya pa dito. Oo. Si lahat ng sa kamatis pa lang bawi na siya. Eh, eh ngayon sa ampalaya ang gastos ko na lang dito, pataba na lang sa gastos. Tsaka kwan pre, ano nga to? Lahat ng gumagapang na gulay, pwede mo siyang itanim ngayon dito. Pwede. Dahil pang matagalan na tong kanoy, balag. Kasi sa hirap ba naman magtanim ng balag na to? Ay magtayo ng balag na to, di ba? So, ang ano lang rin, siyempre dapat pag pipili ka ng mga materials mo, kumbaga yung dinastos mo dito lahat sa kumuna to, isang balag na to. Kumbaga na, pang pano to, pang malawakang gulay na to. Okay mga katambay, tingnan natin itong taniman nila ng ampalaya sa taas. So, silipin natin sa drone. Sisitap mo natin yung drone natin mga katambay. Mahina at ang battery ng drone ah. Lumabas pa yung drone. Ha? Umahalin to. Bihira. Bibihira tong drone na to. Ha? Okay mga katambay, so lutuin natin ngayon yung ampalaya ng kapitbahay natin. So ito yun o. Siyempre pag may ampalaya, itlog lang katapat niyan mga katambay. Napakabait niya kwan, sinamahampan niya ng kamatis mga katambay. Maraming maraming salamat mga katambay sa ating kapitbahay, kapitbukid, sa mag-asawang Gilbert at naning Yalong mga katambay. Salamat sa napakaganda nilang ampalaya. Eh, sa sunod na mag-aani tayo, wala kasi tayong ibang gulay ngayon mga katambay. So, kapag bumunga na lang ang ating pakwan, saka tayo babawi sa ating kapitbahay. Pero ang ganda ng kanya, intercropping ng kanya ampalaya. Oh, ang haba oh. Kumbaga, sabi niya to, kwan pa lang to, medium size. Bakit nga ba mapait ang palaya, Choy? Kayo mga katambay, bakit nga ba napakapait ng palaya? Alam mo ba ang alamat ng palaya, Choy? Hindi. Ha? Hindi.
Ano yung English na to? Bitter. Parang? Bitter! Bitter God! Ibig sabihin, bitter, mabuti, maayos, Choy. Hmm. Much better. Much better? Ayos, okay. Hmm. Sarap. Isa sa pinakapaboritong almusal. Maraming salamat po sa panonood sa ating episode ito, mga katambay. Ang palayan ng kapitbahay. Uy. Sports TV po, please like, share, and subscribe. Maraming salamat po. God bless. Ciao.